doon sa akusasyon sa kanya, sa pambababae niya. Ay, bakit may mga lumuha sa awa? Pagkakit ba ng babae? So, kung hindi ka na lang lang, pagkakit ba ng babae? Tatanggapin mo pa ako. Hey guys! Welcome po sa aming channel. Welcome po sa new episode po ng channel na ito. And for today's video, gagawin po namin ngayon is mamukbang po kami ng Japanese food. Tempura. Which is the calamari. Tempura. Calamari. Onion ring. Onion ring. Eggplant. And carrots. And carrots. And then, so, hindi po namin tumaubos kaya ang gagawin namin is meron mga tatawag sa kanilang rest box. Nandito yung kapatid na asawa na si Rene. Ang ano namin, maghumukbang kami, pero ang topic namin is reaction video ito yung reaction video natin. Kanya panood ko to kanina. Ito yung mga pinagkukusapan na panood niya kanina to. Mga tao. Isaw-saw lang kami. Parang ito. Kasi hindi kayo yung story of mansi namin. Sasaw-saw namin yung ano namin, kultura. So, yun. Hindi kami na reaction dun sa kulto na in-interview si Bert. About him. Saka si Idam. Si Idam, a.k.a. mga ganda. Saka Bert, a.k.a. mga guwapo. So, titignan ko kasi hindi pa nila napapanood ko. Hindi naman siya familiar. Hindi naman siya familiar. Hindi naman siya familiar. Hindi naman siya familiar. So, yun. Kasi magandang topic to eh. Dali lang sa mga couples. Mag-asitahan. Mag-asitahan. May matututunan tayo dito, guys. Kung na tayo, send na tayo ng mukbang reaction video. Send na tayo. Sige na. Parang po pala itong papanoodin namin yung medyo less na nga kasi ito na yung nakakabutan namin. Na-ere po siya no October 12, may part 1 and part 3. Part 1 to part 3, makaganda, ipinatulfo ang vlogger niyang boyfriend na si Mark Ray. And ang latest video po nito is kwintas na bigay ni Merck kay makaganda ni reject sa pawn shop dahil tansuraw. Si Christian Merck ay magsasalita na. Yes, I do. Doon dun sa akusasyon sa kanya, sa pambababae niya. Ano bang may mga lumuha sa ako? Pagkakit ba ng babae? So, hindi ka na, tatawin niya ng lahat ha? Pagkakit ba ng babae? Tatanggapin mo pa ako. Tatanggapin nyo natin na may ang magbibigay sa ito. Hindi. Ako nga, kunyari niya sa akin, pagkakit ba babae ako, sasagapin. Mga magkano pong pera in-expect nyo na masisingin nyo po sa kanya? Yung bang fair, kapanipaniwala na para sa kanya affordable naman. Hindi niya sabihin na, teka muna, wala naman akong ganung halagang pera, saan ka kumuha ng ganung amount? Mga magkano po sa palagay nyo? Hindi ko rin po sure, sir, eh, kasi ang balak po na talaga namin, sir, 70-30 po, dahil po yung sa loob po ng 2 years na pagbablog po namin, wala po akong naano doon, sir. Puro kanya lang po. Ilang buwan ho kayo nag-vlog? Dalawa? 2 years po. So sa tansya niyo po mga magkano? Ito naman mo, binigyan niya na tayo ng dollar savings account. Oh. Million din po siguro kasi po may sasakyan po tapos may negosyo pa po kami. Sabi diyan, sa nakatian. Ang pera? Na yung may hirap eh, hindi pa kasal po niya, hati yung pera. Makonjugal yun. Yung makonjugal yun, di ba? Tututusin dito. Hindi, pwede mo muna yun. Oo nga, tututusin dito sa video na to, si Mark. Eh hindi niyo naman talaga kayang magbigay kay ano, kakainak. Kay Indang. Kabatas kasi. Kahit na i-ano nila yan, may video sila. Nakapangalan sa kanya yung video na yun. Yung YouTube channel. Pero mabay din talaga si Kimmer kasi binigay niyo yung ano. Yung YouTube channel kasi niya isang kapangalan lang sa kanya. From the start ka naman kakilala siya meron. Hindi naman sila ang ano eh. Hindi naman sila kasal. Yun yun. Hindi siya considered as conjugal property. Ang nangyari dyan, kung sa batas lang talaga, Kung kasi parang talent lang siya ni Mark. Parang nangyari dyan, talent lang si makaganda ng kanyang boyfriend na si Mark. Hindi ka chismosa. Hindi ako chismosa. Pero parang narinig-rinig na ako ng gano'n na gano'n nga. Ikaw ba may alam ko ba? Kailan mo ba si makaganda at makagwapo? Yun. Tapos yun, ang issue is gusto ni makaganda na pero sa part nga, kung palihali natin ang morality or... Pero buti na lang mabait si Merck kasi kung naayab siyang hatin. Kasi kung tutusin... Abag din talaga naman si makaganda. Kung ako nga dito kayo Merck eh, bibigay ko lang dito 20% lang.
Hindi kasi, pangalan niya yun, siya yung nagpakahirap dun. Kasi parang pinapasahod na lang tapos. Tapos pati yung ano, kahit silang dalawa, ang nag-isip niya, si Merk parang ang nangyari dyan, binabayaran, binibigyan niya ng 20,000 si ano, si... Parang pasahod lang si Makaganda ni Merk. Parang nangyayari, artista niya, yung CF niya, siya ang direct. Anggap namin tawag. Sir Christian, ang gusto lang pala talaga ni Ma'am Cafe is mabigyan siya ng share doon sa inyong pagbablog na pinaghirapan naman niyo po. Kung totoo siya, hindi po ba? Doon sa content, naghirap talaga siya. Pinapagawa niyo sa kanya na mga hindi dapat niya gustong gawin pero ginawa niya alang-alang sa para magkaroon kayo ng maayos na content. So, sir, magkano ba dapat para sa inyo ang magiging hati niya doon sa income niyo sa inyong YT account? Una po sa lahat, idol po, joint account po talaga kami ni Mahal. Okay. Nagulat po ako kung bakit po may mga sinabi po siya na sa akin nando po lahat ng pangalan. Joint account po kami doon. Tsaka, pangalawa po, nung pong bago po kayo mag-interview ng part 4, magkasama po kami nan po nung gabi pa lang. Magkatabi po kami natutugnan sa bahay po ng kaibigan ko. Simula po nung umaga po, kahit nung nabukasan, okay pa po kami noon. Tapos po, hindi ko po talaga totoong kinuha po yung cellphone ko sa sasakyan. Siya po yung nabigay po talaga sa akin noon. As in, binigay niya po sa akin. Tapos, yung nasa niya po siya nagpapa-interview, sabi niya po, bigla ako rin po kinuha yung cellphone sa sasakyan, sabay bigla po ako nawala. So, hindi po totoo yun. Hindi rin po totoo, tinasaktan ko po siya. Sinasaktan niya po talaga yung sarili niya. Meron din po siyang pinost po nung nakaraan sa Facebook po. Gusto ko lang pong linawin, idol, na ano, bintosa po yun. Hindi po yung pasa. Nagpabintosa po siya nun, yung pong mga panahon pong yun. Tapos, ang sabi niya po sa Facebook, sinasaktan ko po siya. Siya, ano, hindi po to, idol, na ano, na yung nanay niya ng 5,000 lang, buwan-buwan. Gusto ko rin po linawin kasi meron din po mga resibo. Sabihin na po natin, idol, na ano, na oo, ganun kalaking magbigay sa magulang niya. Kasi para sa akin po kasi meron din po kami pang-dalaw. Hindi po kasi ako walda sa pera, idol. Kumaga, ako po kasi, lagi ko po iniisip, future po naming dalawa, hindi lang po future ko. So, pag nagulat din po ako, nung po mong sinabi niya po na 5,000 lang daw po per month po yung pinapadala ko sa magulang niya, which is hindi po talaga totoo. Nagpapadala po ako sa nanay niya, binibigyan ko po yung kuya niya. Kasi mga magkano, sir? Magkano, sir? Dadala niyo sa nanay niya at kapatid niya? Ano, depende po, idol. Kunwari po, nakachamba po kami ngayon. Medyo malaki po yung kita. Nasa 15,000 po. And then, doon naman po sa kuya niya minsan, nasa 3 to 5,000. Depende rin po kasi yung po kasing kuya niya. And then, yung pong bunso niya pong kapatid, meron na po kasing anak. Parang tumutulong din po kami sa pag-alalay po dun sa bunso niya pong kapatid. Okay, Miss Cafe, magkano pong binibigyan niyo, sir? Buwan-buwan po, dati po, yung pong wala pa po yung mga usapan pong Canada, binibigyan ko po talaga siya ng 20. Nangyayari dito, parang may kasinungalingan doon si Makaganda. Hindi ko masyadong naano, pero ayun nga, hindi daw totoo na, ang sabi niya? Ang sabi niya? Makaganda? Oh, no! Hindi daw totoo na inuuto. Hindi daw totoo, sabi sa'yo, hindi daw totoo na inuuto. Hindi daw totoo na inuuto siya, kasi unang-unang pa lang daw. Yung ano, hinati na nila kasi wala nga daw ID si Dan. Dado yung mga valid ID, kaya ang nangyari, sa kanya nakapangalan. Dapat, paka-bait kayo talaga yun. Pag sa kaya mo ko dito? Hindi naman, ito nito. Huwag nga si Mert. Palusot na lang yan. Kasi nung una talaga, sa kanya lang yung pera eh. Kasi dapat nung una pa lang, hinahati na nila yung pera pag, di ba, may sumahod sila. Hindi ko yung talaga natin yung pera. Nung una, dapat pagkasahod nila. Hati agad. Kaya ka dapat hati na agad yun. Mas part pa na. Gusto niya ibigay na talaga yung pera nila. Siyempre naman, ikaw ka naman magtatabag tapos nasabi niya. Kaso ano kasi dito yung video niya, parang puro ano yan, si Maulanda lang pinapanood talaga ng mga tao. Bakit ka yung nakakatingin yung mga videos kasi napapanood ko? Parang siya nagdada ng video niya. Maganda naman talaga siya. Tapos ano, mas kinala ng mga isang video na panood at na pinagawa niya sa kanya ng humor na hindi niya talaga gusto. Nagbaya na. Pagkakalit naman si Maganda. Hindi kasi, tuntun ng video, parang abat tayo ng maganda lang talaga. Parang natin yung video, director na kasi Mark. Hindi naman pala ito. Bakit yun ito? Paano ba pagka yung sabi niya, yung pera, hindi daw abog sa kanya. Dapat nakapangalan kasi sa kanila yung bank account.
Eh kaso, sabi niya maganda, tinutugaw siya. Kasi magkasama rin naman daw sila. Siyempre, hindi naman siya pwede hindi kumayo kasi sino ba umpisa talaga ng isip nung mga video na yan, si Mark naman talaga. Mark! Kasi yun, wala naman silang hindi kita, wala naman silang pinitahin kung hindi naisip niya yan yan. Si Mark, di ba? Tama. Siya yung ano yung, siya yung inahad. Ang tawag doon yung? Mastermind. Mastermind. Yung lahat, kaya may bumili yung ano niya sa kanya. Ayun. Alam mo, bakit na naman sila natulpo dahil ano eh. Pero naisip ko dati, katulpuhan kasi na, parang, kasi scripted daw ang lahat eh. Piling, parang inisip ko dati na may katulpuhan, scripted ang ganyan. Hmm, sa akin doon. Kasi siyempre, isang YouTuber medyo ano, pag mapapawala, wala na other content. Kasi marami nila load to yun. Oo, kaya doon ako no. Parang nangyari din sa ibang YouTuber, parang dating niya is, ano, naging matrend na katulpuhan. At ako ulit, sa prom, pero, malalaman natin mamaya. Ano? 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 Nako! Magbabalik ang paata sa'yo. Ang dami din, magbabalik ang dinong dalawang. Paano masabi? Oh! Sige, ako na lang po siguro. Oh, sige, go ahead po, sir. Mahal na mahal kita, laging matatandaan yan. Siguro, ito na yung mga... na mangyaya na magkakausap tayo ng ganito. I love you. Oh. Masasabi ko lang po, minahal kita na sobra. Binigay ko lahat. Sinayang mo eh. Pero salamat pa rin. Marami akong natutunan sa'yo. Sobrang dami. Salamat. Kitang parang, sir, parang nalungkot ka, sir, dun sa music. Si ma'am nakangiti lang. Sir, mukhang mahal na mahal mo pa rin si Cafe, ano? Hindi naman po agad mawala yan, sir. Oh. Kasi pinagmamastan ko habang kumakanta, nakaganon siya, oh. Yung nag-iisip siya, malalim yung isip niya. Parang nagsisisi. Okay lang po siguro yun, sir, kasi siguro. Kasi ang okay lang, pag mahal mo, huwag mo nang lukohin, ganun po. Tama nga naman. Binigyan mo na siya ng maraming chance, pero... hindi niya inalagaan yung chance na binigay mo sa kanya. Opo, pangatlo na po yan, sir, eh. Wala ang pang-apat. Ayoko na po. Nauntog na po ako. Makailangan, kung takabalitan ko. Hindi, pala may sinatala niya po tunay tayo yun. Hindi, ano? Hindi, ano? Nasa'y minuto nila. Kita ko yung pinapalabas niya. Yung lakadandan. Bakso, nasaan ka ba? Kita mo yung reaction niya nung pinag-a-dating. Parang totoo na marang... Totoo yung Marami sa'yo rin na gastos eh. Siyempre magkasama sila, magastos ata sila eh. Kala ko pa di sila magastos. Hindi pa rin magaya ko. Hindi pa rin magaya ko. Hindi pa rin pa. Ang kaya kumaya yung magastos, no? Hindi, hindi pa. Pero nung buhala ko, hindi pa. Ano naman yung tarawin, no?
kasi wala kayong sa ano eh. Gastos eh. Hindi ba nasa? Nasa ano ba? Nasa Nag-aati na doon sila sa sasawin. Sasawin doon nila, guys. May 100,000 doon. 100,000 doon. Laki, no? Pagbigahin na naman. Wow. Kita. Kasi nga ayaw nga niya masira kung si ano. Si Maaganda kasi ayaw niya magsalita, ayaw niyang parang kasing pag kinontra niya na to, ang mangyayari magiging sinungaling na to si Maaganda. Pero nagsalita na rin naman siya, hindi. Hindi, kasi nga sobra na siguro, baka na pressure na siya. Siguro pag naglalakad siya, may nakakilala sa kanya, babatuhin siya o kaya gugulpihin siya. Sobrang asar sa kanila. Binabali na nga daw siya. Sakin, pag nakakakitin sa sakin. Hindi nga talaga tama eh. Video na nila yung nag-away sila, nag-iwalay sila. Tapusin na lang natin itong video. Giniagawa mo!
Hindi kasi, parang mapipilitan siyang gawin. Kasi nga daw, may idol si Lee. Yung sabi niya. Kaya siyempre, pag nagmamahal ka, hindi ko ang... Siyempre dapat kung magmamahal ka, magpipira ka lang sa iyo na hindi mo, hindi bibigay mo lang. Parang mahirap maniwala sa akin. Kasi parang mamaya, ano lang to eh. Gawa-gawa lang tong mga video na to eh. Kasi, magkakabalikas magkakabalikas. Tapos, magpapalamig lang sila ng matagal. Tapos, kunyari, paninindigan na lang nila. Gagawa sila. Ay, natin ko, pag magbalikan sila, wala namang masama kung magbalikan sila. Kasi baka mamaya magbabaligad lang din sila. Tapos hindi na lang nila muna papakita sa mga tao na magkasama sila. Kasi ayaw nga din nila ng public relation na kita sa akin. Baka kunyari na lang na ano sila na ano. Baka lang din natin. Hindi, ano nga reaction niya. Ika, opinion lang naman natin yun. Balay yung bandang dulo magkabaligad din itong mga to. Ano lang namin to, reaction lang namin sa kanila. Ayun lang ang opinion namin. Hindi namin ang opinion ng iba. Oh. Hirap ng ganyan, no? Diba ang hirap ng ganyan? Ano, sweet-sweet nila. Lagi silang magkasama. Tapos bandang dulo. Mauwi lang kayo sa barangay. Wala kayo sa tuwin po. Pero dapat kasi nung unang pagkaganyan nag-aaway, pwede pa naman pag-usapan yun eh. Lalo na, may advice mo dyan sa dalawang mag-jowa. Mag-girlfriend, boyfriend. Hindi, di ba kung magkakaroon sila ng ano, magkakaroon kayo ng problema sa inyong dalawa, dapat pag-usapan niyo muna. Hindi yung mauwi na kayo bigla na lang sa ganyan, mga pa sa barangay-barangay, sa ano. Tulpo eh, di ba? Parang nagpatulpo ka na agad, pinapik mo pa yung pag-aaway nyo. Pagka ganyan kasi, ikaw minsan gusto mo pang makipagbalikan kaso napahiya ka na kaya parang ayoko nang makipagbalikan. Tapos itatago na lang. Okay, tago na lang magkabalikan sila. Tago na lang nila yung ano nila. Ano minsan? Ayun yung magandang advice na ito. Hindi na kailangan magiging ano sila. Magkaroon muna sila ng ano, pag-uusap bago sila gumawa ng mga bagay-bagay. Diba? Kasi lahat naman ng bagay madadaan sa maayos na usapan. Ayaw mo yun sa makarelasyon? Oo. Ako naman, may advice ko sa mga may karelasyon yan. Hindi yung mag-boyfriend pa lang. Ano? Mag-aaway kayo, mas maganda siguro kung ayun nga, pag-usapan niyo ng personal. Yung, syempre, mahal mo yung isang tao, tapos itutulpo mo. Eh, syempre, pinagsamahan din naman kayo. Kung itatama niyo na din mo. For the sake of your relationship, yung pinagsamahan niyo na. Pati family damay dyan. Masisira na lahat, diba? Kasi pag gano'n na, syempre, masasaktan niya, pati parents niya damay, mga kamag-anak kayo. Kahit kasalanan mo, ako pa rin sumusuyo. Ayun, sa isang relasyon, kailangan mayroong magiging. Kung baga kung may positive dapat, kung may negative, may positive dapat, may attraction ng dalawang yan. Kung sakali mang hindi nyo ano, hindi nyo mapag-usapan, hintayin nyo yung mamigit na sa akin. Hintayin, mainit yung isa, sasabayan mo ng init din. Hindi ganun. Dapat laging hindi. Lalo na sa mag-asawa. Kung walang magpapatalo, magpatalo ka na lang para sa relasyon nyo kasi sayang naman yung pinagsamahan nyo. Kaya yung mag-asawa,
advice ni sa mag-asawa, kailangan hindi mo kailangan ito. Oh. Hindi ka rin nagsasalita ng pagsasakit. Kasi si Marla, yung mga nasasakit na sinabi mo, hindi mo na mababawi yun, nasabi mo na eh. Kasi hindi, sinabi mo na yun eh. Habang buhay mo nang dadalhin yan, habang buhay niya nang dadalhin, lalo na yung ano mo, partner mo, historian pa. Lalo na kung mag-asawa kayo, o kaya kung mag-jowa kayo, makakahiwalay kayo, ganito-ganyan. Kung mag-asawa na kayo, syempre, you promise in part of card na. Eh, hindi nang maganda. Pagka pumasok kayo sa relasyon, dapat, ano na? Dapat may paninihingan pa rin. Oh. Promise kasi between us and God. Hindi, para maging maayos yung relasyon, dapat nasa gitna niya si Lord. Kasi oh. Pagka wala sa gitna niya si Lord, wala kayong magiging, ano, wala kayong magiging magandang foundation. At ang mangyayari din sa huli, lalo na sa ganitong mga relasyon, di sila kasal, eh, maghihiwalay at maghihiwalay yan. Pagka, may problem ka ba to let go? Tuloy niya, may mga nakakasama silang ibang tao. Yung mga temptation. Hindi naman, hindi nga yun. Ibig sabihin yung iba nga, kahit ano na, kahit na, na kay Lord na, nagkakamali pa rin eh. Paano pa kaya? Yung hindi, wala kay Lord. Kasi nga, there's no perfect relationship. Yung relationship niyo, wala dyan si Lord. Di, mas lalong nangyayari niya. Hindi, wala talaga. Pero, kung pinag-uusapan niya naman, hindi, siyempre niya naman si Lord, may perfect. Tulad sa amin. Kasi pag nag-away kayo, isang araw lang, tinatapos na yun. Oo. Ayun. Ayun nga, pag nag-away kami, ako, talimik ako. Lalo na, may... Oo, kahit minsan, kasalanan niya. Kasalanan ko pa rin. Kaya sasabi ko, kung ako naman. Oo, kaya nga, di ba, ako na lagi pumatay kay Rizal. Ayun ako. Kahit hindi ako yung kasalanan, ako na pumatay kay Rizal. Aminin ko na. Ayun nga. Sumaksa kay Bonifacio eh. Kaya na rin kay Bonifacio. Ako na lang. Pagka naiinis ako sa kanya, hindi ko pa kakausapin. Ngayon kasi kami, ayaw ko magsalita kasi sigurado nasasaktan lang siya. Mas maganda lang, mas maging quality. Tapos sabi ko sa kanya, huwag mo lang kausapin. Hindi ako ang gagawin ko, kausapin ko pa rin siya. Hindi, ganun ang gagawin tayo, pinagsarad mo ito ng pinto. Hindi, pero ang gagawin ko, pag nag-away tayo, kausapin ko pa rin siya. Pagka napakawa ko na siya, okay na. Tapos, okay, okay, hindi ko siya. Tapos, kausapin niya. Kasi sorry ako, yayakapin ko siya. Ganun. Tapos, pag tumawa na siya, may nagawa ko na makatawa na siya, hindi. Tapos na, wala na, hindi na siya ganun. Kasi dapat may communication kayo. Mm-hmm. Kasi ano, pag wala communication, miscommunication destroy the relationship or destroy the organization. Kaya kaminsan sa isang organization, hindi nag-uusap-usap yung tao. Ang nangyari dun sa organization na yun, wala, masisira. Mm-hmm. Parang ganun din yung sa relationship. Last message mo about sa relasyon. Dapat. Kailangan natin i-end tong video na. Ayun nga. Kailangan. Ang relasyon natin, dapat nasa gitna natin si Lord. Pagka nagano tayo, gumawa tayo ng mga bagay-bagay. Sasalang-alang natin yung partner natin. Tsaka si Lord. Kung si Lord, hindi siya magagalit. Dun sa gagawin natin, go yun. Kasi ibig sabihin, maganda yung gagawin mo, hindi ka sasama ng tao yun. Iisipin mo si Lord lagi na nakikita yung lahat ng ginagawa mo. Di, magiging ano ka, magiging masaya yung relasyon. Ay, sa camera. Kaya ka.
Magiging masaya yung relasyon niya. Para hindi walang magiging ano, wala kang masamang gagawin para sa relasyon niya. Kasi usually kasi pag ang tao yung mag-partner, di ba, nakakasumpatan, yung kailangan yung iniiwasan din namin. Or anything. And guys, sa susunod po ulit na vlog namin, hope we see you guys.